magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro, and Mega Manila. Thank God it's Friday! May napanood daw kagabi. Ano na naman? Ganyan-ganyan yung suot. Ganyan-ganyan yung suot. Oh, tapos? May glasses pa nga yun eh. Ano na naman yung mga pinapanood mo? Pagpasok kanina ni partner ni Nicole. Huh? What? Focus mo, ano? Hello, Alin! Yan yung mga damag-damadan ni Hubarin. Yan ba yung sinandal sa pader? Oh. Ganyan-ganyan. Actually, ito yung mga damit na mahirap tanggalin. Ito yung kapag ka... Hindi para sa amin madali yan. Isang hila lang ang galing botones. Di ba pag gigil ka, wala akong pakialam sa botones mo. Grabe si Chupel. Meron, partner. Huwag kang magsusuot ng ganyan. Bakit ba? Oh, tingnan mo. Tingnan mo, ibaba mo. Oh. Oh, boy, P.O. Oh. Diba? Anong mahirap tanggalin dyan? Oh, anong kaya? Anong problema sa kanya? Maganda. Bagay naman sa'yo eh. Thank you. Kagaya-kagaya ng napanood ko lang kagabi. Kasi kung ano-ano mga pinapapanood mo, tigil-tigilan mo na yan. Kaya tingin mo, lagi kang puyat. Kasi yung mga pinapanood na pagtulog ni anak mo, pag madaling araw, pag wala makakarinig. Ano kasi, huwag kang forward ng video sa akin. Sa akin pala ng kaano. Files mo lahat yun eh. Hoy, hindi ah. Grabe ka sa akin. Huwag ka nga. Kainis to. It's a Friday today. Nako, sigurado na naman ang traffic. Alam nyo, na-imagine ko, di ba, sobrang issue na talaga traffic. Paano na pag Christmas season? Ay, good luck talaga. Alam mo, ninenervous ako. Parte ko, halimbawa, meron tayong hosting. Kunyari, di ba, galing tayong Pasay. Tapos may hosting tayo, let's say, QC event. Parang grabe. Feeling ko, ang lead time kailangan at least half a day. Oo, at least 5 hours. Half day. Oo, kasi kung hindi, alam mo, hindi na pwede yung lead time na 2 hours eh. Kakabahan ka na eh. Ngayon 2 hours, pwede pa. Pero kung halimbawa, kumall time sa'yo ng, halimbawa, event 6 p.m, kumall time sa'yo ng 4. Mm-hmm. Tapos halimbawa, Pasay to QC, dapat umaalis ka na ng 12. Dapat, diba? Mo, oh, dapat ihanda mo na yung sarili mo na sumakay sa mga motor. Correct! Mag-angkas, di ba? E minsan nga, kahit nga angkas o kahit na motor, ang tagal din, di ba? What more kung kotse? Nakao, na-imagine ko na. Ang gastos, no? Hindi lang traffic. Kasi the more kang naiipit sa traffic, the more ting tumataas ang bill mo. Diba? Isipin mo nga yung sa nating DJ pala dito, ang gastos niya pala everyday sa pamasahe niya, 2,000. Sino yan? Sino? Ang yaman niya naman. Oo nga, ang sasay mo. Sabi ko, bakit ka nagtatrabaho dito? Mag-gaw na yun lang sa akin. Parang napitira sa kanya. Nagpito dito 500 lang ha. Ba't ganon? Pinakaya na yung ganong klaseng ano? Oo, kasi parang 800 one way, tas 1-2 plus. Kung mag-ano yata, kung hindi yung regular commute. Oo, oh, kung hindi regular kung commute. Parang special ride. Oh. Eh, talagang mahal yun. Grabe, no? Ang hirap po talaga, promise. Good luck sa mga nagtatry na mag-solusyon, ganyan. Hindi na rin po namin alam. Kasi alam mo yung parang, syempre lahat naman gustong nangangarap na magkaroon ng sariling sasakyan kasi napapagod na mag-commute. Tapos, they blame it on all the cars in the streets. Eh, anong gagawin natin? Hindi naman, alang nga namang hindi mo payagan yung iba na umunlad, di ba? Kaya ang hirap eh. Pasensya lang talagang solusyon ngayon. Antayin pa natin yung mahabang panahon pa kasi doon may ginagawa naman ngayon. Meron. Sabi nga natin to nung isang araw, di ba? Baka hindi in our lifetime natin maramdaman yung ginhawa. Kasi meron namang mga ginagawang mga paraan. Pero siguro mga 2 to 3 years from now, pag naayos yung mga interconnecting na pag galing kang NLEX, baba mo is Alabang na. Mababypass yung EDSA. Oh, sana. Oh. In our lifetime naman pala. Abot na ba? Abot naman pala. Tiwala lang. Keep the faith. Ganyan. Hindi na sinangkali natin talaga. No? Siyempre, kumbaga, nagsabi nga nila, nag-umpisa daw ito nung panahon ng mga Kastila na wala naman masyadong sasakyan. Puro Kalesa lang. So, kaya hindi tayo nag-urban planning. Parang ang isip lang hanggang Kalesa lang talaga tayo noong mga panahon yun. Eh, naglalabasan ang mga malalaking sakyan. At saka hindi na rin mga ako, bus. Hindi na rin ako magtataka isang araw, may mga lumilipad na talaga. Hindi na imposible yun eh. Di ba? Dati iniisip lang ng mga tao, Kalesa lang sa sakyan nila eh. Pero feeling ko kasi nag-stop din tayo sa sa pag-evolve ng Anoy. Kasi di ba, naalala niyo yung panahon ni Marcos. Nagka-flyover na tayo. Tapos yun lang parang halos hindi na nasundan. So expected na natin na magkakaroon ng malaking volume. Kung ngayon pa lang ginagawa, kung dati ginawa, hindi sana. Dapat tinuloy-tuloy. Oo.
Di ko alam. Di ko alam. Hindi mo alam kung wala mag-comment. Oh, ayaw mag-comment. Kung nilinis yung ilog kasi, Pasig, nagawa ng ferry dyan na mag-transport ng tao, yung barge, di ba? Kasi ako, kung babalikan ko, unang salta ako sa Maynila, hindi pa ganun katindi yung traffic eh. Kaya ko pang maggumala ng Mega Mall, papunta ng Divisoria, hindi, pag-uwi mo, pupunta ng Recco. Oo, hindi, tsaka pag-uwi mo sa bahay, tapos nag-eskinol ka, hindi masyado maitim yung bulak mo. Wow, ang tagal na nun. Long ago na yun. Nung hindi pa masyadong nung ang tubig ay hindi pa nilalagay sa bote para maging mineral water. Oo, nung ang tubig pwede pang inumin galing diretso sa gripo. Oo, ang tagal na nga nun. So long ago, nakakaloka. Tapos biglang naging ganito yung sitwasyon na parang isa na lang yung talaga pwede mong puntahan sa isang araw. Otherwise talagang magsasakripisyo ka sa kalye. Talagang nababawasan ang productivity ng isang tao nang dahil sa traffic. Ramdam na ramdam ko yan nung Lunes, kasi diba nung Lunes holiday, after ng board work natin, ang dami ko napuntahan. Tas, from Pasay to Dapitan, Dapitan to Timog. Hindi naman. Dulo-dulo. Hindi naman ako gano'ng kabibo. Dapitan pala doon sa Mindanao. Doon kay Rizal. Dito lang. Dapitan, Quezon City, diba? So, from Pasay to Dapitan Arcade to Timog. Tapos nakapag-lunch pa, naglinger-linger doon. Tapos bumalik, tapos napunta ng BGC. Tapos bumalik dito sa may Manila area. And all of that natapos ko before 5 p.m. Oh, just mo, because, dahil holiday, walang traffic. Ang sarap. Sana laging holiday, diba? Na lang, para masaya. Diba sana mabawasan yung traffic para mas productive tayo? Kasi nakakabawas talaga ng productivity. Halimbawa, nakarating ka nga ng ayos sa on time sa office, pero mainit na yung ulo mo kasi nasiksik ka, napapakan ka. Totoo yan. Ang baho mo na. Ang asim mo na. Oo, kaya. Kaya rin, di ba tayo pumapasok ng morning, so hindi ba masyadong kainitan? Yung mga pumapasok sa office ng tanghali, talagang amoy mo sila. So, sobrang init sa labas. Pagpasok na dito. Talagang warrior eh. Amoy talaga. Amoy mandirigma talaga. Parang lumaban ng tatlong gera. Tapos papasok sa aircon, di ba? Diba? Yun yung pinagdaanan nila sa labas. Oo, matindi talaga. So kaya lagi din nating sinasabi na kapag ka ikaw ay nakarating ng safe sa opisina, ipagpasalamat mo kay Lord yan. Kapag ka nakarating kayong safe lahat sa bahay, salip na mag-away-away, magpasalamat kayo at nakarating kayo ng safe sa loob ng bahay. Tama. Isa nating Tambalanisa sabi, "Dear Nicole and Chris, Tambalanisa niyo po ako since 2013. Hi sa iyo, Tanghenyo. Ano po ba ang dapat kong gawin dahil sawang-sawa na po ako sa pagiging mahirap?" Ay. Kasi po, kahapon, anong isang kahapon, yung sasakyan kong second hand, nasira yung clutch. Kahapon naman, bumabiyahe ako, dumiretso yung brake. Walang brake. Kanina, pagising ko, walang gas. Sawang-sawa na po ako maging mahirap. Nakakainis. Ano po ba dapat kong gawin? Ang mga pagyaman po ba ay para sa iilan lamang? Thank you for your insights. God bless all of you. Okay. Una, explain ni Nicole sa'yo anong gagawin mo sa clutch. Dapat kasi hindi ka nagbababad sa clutch. Mm-hmm. Kasi kapag ka bumabad ka sa clutch, una, makakamoy yan. Pangalawa, masisira talaga. Mapupudpud yan. Yeah. Kala mo, hindi ko alam ha. Nag-umpisa ako sa ano? Nag-umpisa ako sa marahal. Tangenyo. Dati kasi clutch driver ako eh. Oh. Yung kapag ka hindi ka pa sanay sa manual, di ba? Parang lagi, hindi, binababad mo talaga. Uh-huh. Tapos na-realize ko, lagi ako nagpapalit, lagi napupudpud, napapagalitan ako ng kapatid ko. Tapos lagi may amoy. Amoy gomang nasusunog. Oo, amoy gomang. Nakaka-nervous kaya. Diba? Oo, kaya. So tanggalin mo yung clutch. So yun yung isa. Pangalawa, ano problema mo? Yung dumire-diretso. Tanggalin mo yung brake. Kasi diba gano'n naman sa buhay, kapag ka meron nagbibigay sa'yo ng problema, eliminate it. Yeah. Diba? Ate, tanggalin mo na sa sasakyan mo. Totoo. Pwede din. Mag-motor ka na lang. If it's giving you so much stress, yes, than comfort, tama. Bakit ka magtsatsaga? Diba? E di, yan tuloy. Mas lalo mong nararamdaman na mahirap. Mas lalo mong nararamdaman na parang may pagkukulang sa'yo. Diba? Kasi isipin totoo mo, yun. Masakit talaga sa ulo yan eh. Pag sunod-sunod yung problema sa sasakyan. Tapos pagising mo pa, hindi ka pa nakakahinga sa mga gasos. Pagising mo pa, wala kang gas. Yung ready ka na, aalis ka na. Aalis ka na.
Bis na bis ka, dami mo tumutulak. Oo, correct. Totoo yan. Tsaka hindi ka nagpaaga. Medyo nagpalate ka kasi parang tansyado mo kapag ka nagmamaneho ka. Ganito yung oras ng alis. Eh, hindi umandar. Eh, hindi umandar kasi walang gas, di ba? So, kung if it's giving you so much stress, then comfort, mm-hmm. siguro ate, medyo pag-isipan mo na. Na tama, time to eliminate. Eliminate ba ito? Isang posporo na lang bang kailangan yan? Ibenta mo na ba? O, diba, hindi naman namin hinahamak yung sasakyan mo ha? Kasi lahat kami nag-umpisa din sa mga sasakyan na ano, ako nga 30 minutes bago umandar, kailangan mo munang painitin. So bago ako umalis ng stasyon, sa start ko muna siya, basta 30 minutes. Kasi kung hindi, mag-aano yung mamamatayan, basta yung mababa yung ano na nga. Mag-install yung ano. Oo, basta ganun. Basta kailangan. Temperature, oh, hindi ano. Basta kailangan, ano siya, painitin ng 30 minutes bago siya umandar. At pag umandar yung mga kaibigan, pag sumakay ka niya, pasasakyan niya, sobrang literal, mainit din yung mainit loob. Mainit din ang loob. Kasi may aircon nga, pero heater po. Feeling nasasakyan ko nung araw eh. Malamig sa Pilipinas. Nasa Canada tayo. Diba? So pinagdaanan namin, naranasan ko yung walang break. Alam ko yung feeling ng ganyan, yung ano, yung dumiretso yung paa mo sa break. Lumulusot na parang, Diyos ko Lord, hindi mo alam kung ilang santo yung tinawag mo para makarating ka sa paroroonan. Na-experience ko yung hindi tumigil yung busina mula Pasay hanggang Magdalunong. Inisip sa mga enforcers, may noise barrage. Akala may progress na. Akala nila meron akong pinaglalaban. Hindi nila alam, di ba? Sira yung busina. Ayaw diba? Tumigil. Correct. Kasi may dumang ambulansya. Ayaw pakabog ng kotse ni Nicole. Kala mo, ikaw lang may wangwang, ha? Excuse me, ako din. Ang nakaka-stress doon, yung nakastop. Kasi kung dire-diretso, wala naman problema, may isip nila emergency. Diba? Eh, yung nakastop, alam mo yun? Tapos wala kang magawa. Tapos parang ang tagal-tagal ng traffic light. Nakakaya mo. Yung mas malupit kung diesel yung ano mo, yung sasakyan mo, tapos nasira yung parang calibration, yung usok itim. O, tingnan mo. Wala nang dumidikit. Wala nang dumidikit. Diba? Kumbaga, naranasan namin talaga yung ganyang klase mga eksena. So, ako nung mga time na yun, hindi ko naman masyadong dinibdib na ang hirap-hirap ko. Parang feeling ko nung time na yun, maswerte pa rin ako kasi meron ako kahit papano sariling sasakyan. Parang, ibig sabihin kahit papano may extra kang pera. Kasi extra ano yun ha, extra responsibility. Yes. Kasi nga, magpapagas ka, hindi lang yung gas, yung maintenance nun, yung mga ganun. So, magastos yun. Ibig sabihin, na-afford mo siya. Na-afford mo. So, in a way, earning ka din. Correct. So, pwede mong tingnan sa ganyan. Mainit lang talaga ulo mo ngayon kasi syempre malilate ka na, wala ka pang gas, kasunod-sunod yung gasos, ganun. Pero pwede mo rin pag-isipan na yun nga, if it's more stressful than comfortable, pwede kang mag-isip ng options. Correct. And diba? Life in general, ganun naman talaga eh. Diba sa isang relasyon, kapag hirap na hirap ka na, bakit ka tatagal? Pagpipilit. Oh, sa isang trabaho, kapag alam mong ayaw mo na sa trabaho niya, na napipilitan ka na lang, di hanap ka na lang ng ibang trabaho. Mm-hmm. Ganun din sa gamit, kung feeling mo nagbibigay na ito ng consumption sa'yo, lagi mo na lang iniisip, then i-let go mo na yung bagay na yan. Although, syempre, mahirap, pinaghirapan mo yan, napamahal na sa'yo, may pangalan yan, di ba? Yung mga sasakyan natin, may mga pangalan, ganun. Pero, nakasaksi na yan sa napakaraming ano mo? Krimen sa loob ng sasakyan. Meron mo, di ba? Siya nakakita lahat niyan. Extension siya ng bahay mo, di ba? Yes. So parang madali para sa amin sabihin na i-let go mo na yan. Pero syempre, para sa'yo, mahirap talagang gawin. May mga mapa na dyan. May mga, basta may mga bakas. May mga ebidensya ba? May mga ganun, di ba? So, pero pag-isipan mo din. Kung in a month, parang mas madami kang ginagastos sa sasakyan mo, lahat na sweldo mo napupunta na sa kakapaayos ang sasakyan mo. Kakapaayos dito, eh di pwede kang mag-isip ng ibang alternative. Pwede mo siyang ibenta. Tapos, habang bentable pa siya. Habang pwede pa siyang pagkakitaan. Kasi minsan, sobrang, dahil hindi na mabenta, sobrang baba na ng value. Tama. So, chap-chap-chapin na lang. Oo. Ija-junk shop na yan. Oo. Diba? Papakilo na lang yan. Una, pinto. Gulong. Oo. Diba? Gusto mo ba yung ganon? So, pwede mong ibenta tapos bilhin ka na lang din ng bago. Tsaka katulad nga nung nabanggit namin nung mga nakaraang araw sa Tambalan, sa mga kwento ng Mahiwagang Burnay, may nagsabi ng isang writer ng Burnay na ano nga ba, kapag ikaw ay mahirap, walang ibang
way to go but to go up. Yes. So magsipag. Tama. Mag-extra-extra ng sideline. Services. Ano tanghen mo? Ano nangyayari kay Chuper? Para kanina pa nga maligalo. Para sabik na sabik. Mukhang tigang na tigang. Dahil sa suit mo yan eh. Anong meron? Parang regular lang naman yung length ng suot ko, partner. Anong that meron? Friday kasi. Friday. Excited. This is the day. Excited. May schedule. Weekend. May schedule. Yeah, excited lang. Maligalig kasi weekend. May ganong feeling eh. Kung kailan Friday, okay, saka maligalig. Diba? Kasi makakapagpahinga. Ganun. O dun sa kabisya natin. Ano ulit sinasabi mo? Mag-extrang work. Sideline. Ngayon kasi mas easier na because of online, ha? Uh-huh. Diba? Tama. Mas madali na talaga yung mga... Meron ako mga kakilala na talagang sumasideline sila online. Tapos hindi naman kalakihan kasi hindi rin malaki yung parang online business nila. Pero dahil nga ine-efforta nila, pinag-iisisikapan nila, extra income din. At in other words, may paraan na para madagdagan yung income mo. Totoo yun, napakalaking potential ng online business. May mga kumikita diyan, paggawa ng video. Ano na naman yung video na yan? Parang si Chuba yung magturo na dito. Pag hindi na dinagawa. Gumawa ng video, mag-vlog. Kasi galing sa'yo, partner eh. Parang may iba yung naisip ko. Mag-come-to-come? Counseling? Extra income? Okay, may come-to-come ako, may mga kaibigan ako ganun. May ka-come-to-come every night. Ah. Oh. Pero yung mga kasi, friends mo, ha? Kasi may English tutorial siya. Diba? Ayun din. Oh, diba, yung mga ganung business. Yung sister-in-law ko, yun yung ginagawa niya. English instructor. Not necessarily malaki, but it's an addition to the to the regular job that you have. Diba? Ang dami mong kliyente online. Talaga, isa-isa maglalapitan sa'yo. Ang daming Koreano na nangangailangan mag-English. Ang daming mga Totoo, diba? Yan. So, ilan yun sa mga pwede mong gawin para hindi mo masabing, ano ba yan, araw-araw talaga ako naghihirap, hindi sapat yung sweldo ko na nakukuha ko sa opisina. So, may mga paraan. Diba? Pwede kang mag-put up ng business. Good luck. Good luck sa'yo sa pagde-decision mo to let go or not of that car that's giving you so much stress. Pero, we feel you kasi pinagdaanan namin yung ganyang klase mga sasakyan, promise. Yung mainit pa sa impero na sa loob. Ganyan. Pero, Bawis na kapag baba. Baka malay mo yung sasakyan ni Nicole. Oo, dati. Ikaw balay na kasalo. Baka rin. Diba? Pero lagi mong tatandaan, whatever your situation is, ano man po yung pinagdadaanan mo ngayon, magbabago yan. Yeah, so, hindi ka forever na ganyan nahirap sa sasakyan. But of course, maggagawa ka ng mga paraan, di ba? Tsaka alam mo, ang kagandahan dyan, kung babae ka, tapos nasisira lagi yung sasakyan mo, nagkakaroon ka ng mga pagkakataon para magpa, kuya, pwede mo nakatilingan? Ang gawin mo pa, hindi ka sali ka sa kontro! Kasi pwede rin yun. Maraming piyesa. Ako sumali talaga ako sa car club dati. Two reasons. One, okay, the boys. And number two, kasi wala akong alam sa sakyan eh. Uh-huh. So kapag ka meron kasing car club, to the rescue sila. And lalo pagbabae ka, parang hindi sila special papayag. Treatment. Oo, hindi sila papayag na hindi ka nila matulungan. Kung hindi ka man nila matulungan, maghahanap sila ng malapit sa'yo na tutulong sa'yo. So yun, uso pa car clubs, no? Oo, ngayon. Oo, uso pa. Oo, pwede ka sumali, pwede ka sumali. Malay mo, makatagpukan ng mayaman. Usually, hindi ka maloloko sa mga pagbili ng pizza. Oo, kasi tuturuan ka nila. Oh. Alam nila kung saan yung mga good deals o diba yung ganun yun kesa mainis ka, mairita ka, mabad trip ka, look at it in a different way. Maraming paraan para maging masaya ka. Join a car club. Naalala ko talaga yung car club. Ano car club mo? Kia KPC Kia Power Clan. Sorry. Kia Power Clan.
Nakalimutan ko, sorry. Sorry, nantagal na kasi. Ayan, Papa Leo Barsha, nakadutok sa atin. Good morning. O siya mga kabisyo, mamaya ang alas 9 tayo, magkakabanding-bandingan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kayong Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Programang walang problem. Station number 1, SM Radio Station. We'll be right back.